Good morning guys, ito balik ngayon, trabaho namin ngayon, nag-assemble kami ng mga beams, taas, yan, nakikita sa likod ko, yan, yan guys, yan yung beam namin yan. Papansin nyo, mayroon akong closed stirrup. Bali, kinuha ko yung ano, lower 6. Bali, 1 meter siya. Bali, ang spacing ng closed stirrup ko, ano yan, bali 5-5 na lang. Tapos yung normal spacing ko, bali 15 cm lang. Yan. Yan guys. Tapos yung dalawa doon, kanya-kanyang discarte na lang. Parang may naglalako na ano eh. Mga ano, may bilao. Ayan, kanya-kanyang discarte na lang. Ayan guys. So, bali, ang main bar ko, bali, 8 pa rin. Dalawa dun sa taas. Tapos, sa bottom niya, bottom bars. Bali, kasi yun ang tinsum portion niya eh. Kaya, nilagyan ko ng 6. Yan, yan. Bali, 8 numbers siya. Bali, 8 lahat. Saka na lang ako magre-reduce ng bakal. Numbers ng bakal doon sa pangalawang slab sa second floor. Ayan. Mamaya guys, papakita ko sa inyo yung sa taas, akita ko doon. Pakita ko sa inyo yung mga extra bar ko para sa tension bar. Bali kasi ito. Itong beam ko na yan, bali 8 piraso lahat. Ngayon, papakita ko sa inyo mamaya pag akita ko doon. Yung mga tension bars ko. Tapos yung mga closed stirrup, bali yung closed stirrup na yun, bali kinuha ko yung L over 6 para makuha ko yung part na yun sa L over 6. Kaya meron akong closed stirrup na bali ang ano niya, ang spacing niya, bali 5 cm siya, and then at the rest yung normal spacing sa 15 cm lang. Yan guys. Yan yung L over 6 ko. Yan. Bali, yan. Nasa end support siya. Yan kasi wala akong ano rito. Wala akong sa, kasi ang span dito, bali 5 meters yan. Wala akong mid support or column sa middle. Wala pre yan. Kaya puro end support lahat yan. Ngayon maglalagay lang ako ng rito mamaya. Dito sa gitna nito ng 5 meters ko. Maglalagay lang ako ng ano, intermediate beam mamaya. Yan. Magkukunik doon. Hanggang doon sa may parking. Ah, bali, nagpapa-start ako ng ano. Black coat sa may parking area.
Ba't basa? Sabang halo nila eh. Ah, huwag na kayo magtubig kasi pagka ganyang basa yung ano, yung buhangin natin. Hindi na dapat mag-tubig. Tansahin na lang. Babagsak talaga yan. Hindi pwedeng ano yan, pang paupo. Pang ano lang yan, mortar lang. Baling guys, may mga dowels ako doon. Every 3 layers ng ano, ng layers ng hollow block. Naglalagay na ako ng standard na yun. Every 3 layers. Horizontal. Sa vertical, bali, ito sura, 1 meter. Basta yung halo. Hindi natansya. Ito guys, bali nagpapabrikit ako ng ano, stirrups ko dun sa intermediate beam ko na 20 by 30. Ito. Para mamaya ay ilagay ko na rin para mag-move kami dito sa may kabila, may parking. Yung kasi yung kabahayan. Ito yung kulob na yan, yung area ng parking. Taas to, bali 5 meters. From ground floor area ng parking hanggang sa slab ko na yon, kukunik dito. Bali 5 meters ya. Yan guys. Yan guys, bali patapos na rin yung inasimbol kong biga doon. Yan. Tapos doon sa may yung maliit na ano na biga para doon sa mid landing ko sa mga hagdanan. Kung makikita niyo yung maliit na yun. Ganyan. So, yung part lang na yan ang bubugusan ko, yung kabayan na muna. Pero mamaya, i-assemble ko yung biga o bakal na para sa biga. Para dyan. Yan. Kasi kailangan ano, naka-splice ito sa loob. Yung idudugtong kong bakal. Kung makikita yun yung overlap na yun. Bali, mag-splice ako, papaloob pa. Para matibay siya. Hindi siya mag-split. Kung dito lang kasi, wala sa engineering, ano yan, design. Yan yan, makikita nyo yung overlap na yun. So, bali, maglalagay ako ng overlap na, ano, lap tension. Yung idudugtong kong bakal na biga. Yan. Pagka naidugtong ko yung bakal na yun, yung main bars ko lahat papunta rito, yun, pwede ko na siyang buhusan para siya ay monolithic. Yan yan. Ito ngayon, gumagawa ako ng purba para sa siding ng beam. Yan yan. Bali kanina dumating yung order kong ano, shoring jack para mas reliable pagka ginamit tong ano, shoring jack kaysa kahoy. Yan yan.
dito yung ibang sidings ng Blimpo. Yan. Yan, yan. Yan, kung makikita nyo yan. Sa may in support ko ng ano, column. Yan. Tapos yun, yun na yung cantilever ko dito sa sikbak ko na 1 meter. Yan, yan. Bali, ganun din. Nag-cover na pa ako dyan. Tapos yung splicing ko. Kikita nyo doon, meron akong mga 70 cm yung overlap ko doon papunta rito. Yan, yan, yan. Bali ito guys yung ano po, yung design ng beam ko. Bali itong ano to, bali itong portion na to, ito yung tension tension bar ko. Bali ano siya? Bali 6. Tatlo rito. Tapos dun sa main bar niya is yan guys, tatlo din. Yan. So bali ng design ng beam ko. Bali ako na nag-design dyan. Ayan. Kasi itong portion na to, kasi andito yung tension niya. Kaya dito ako nag-concentrate. Maglagay ng ibang extra bar. Ayan. Normal yan guys yan. Pagka nasa tension tayo. Kaya yung numbers ng rebar, main bar, original ay ang main bar ko, bali, di ba? Bali, ito yung extra bar na pang tension ko yan. Kaya naglagay ako ng tatlo pa dyan. Bali, 2 layer yan. 1 layer to, yung main bar. Tapos to, pangalawang layer. Ito yung extra bar na ano, pang tension talaga. Yan. So ito naman yung ano ko, cruise stirrup ko na ginawa ko lang na ano, uniform na 5 cm hanggang 1 meter. Yan, yan. Kasi kinuha ko ng L over 6 to eh. Yan, yan. Yan guys. Tapos yung ano ko, normal spacing ko na lang, 15-15 yan. So bali, yun ang susunod na lalatagan namin ng ano, ng main bar. Yun, matatapos na rin yun ng kabila. Yan. Sana hanggang bukas matapos namin itong ano. Bali, dalawa. Bali ito. Tapos mayroon pa akong sa gitna na intermediate beam. Tapos doon kasi meron akong staircase dyan, kaya kailangan ko nang lagyan pa ng isang beam na isang direction na yan. Tapos doon sa mid landing ko, pagmula doon is sa 1.2 yun ang mid landing ko sa yun sa may staircase ko.
Kaya kailangan ko ng beam yun. Kaya maglalagay ako ng isa pang beam doon. Yan yan. Katabi ng staircase.